sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras mula apare hanggang tawi-tawi, Doktora Isa Suntay. Alas 4:09. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time. RH Break Time. Magandang hapon, Pilipinas. Ang init, grabe. Ayan, sa Makati, panay pa ang brownout ngayon. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deyo Macalma. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa pangalan po ni Ms. Thea Pechu Corpus, ako po si Elaine Apit. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes. Bago ang holiday bukas sa Idil Fitir, ngayon ay 20 ng buwan ng Abril. Inflation rate patuloy ang pagbaba. Target na umabot ang 3.5% bago matapos ang 2023 ayon sa NEDA. 150 pesos across the board wage hike sa mga manggagawa sa pribadong sektor, inihirit naman sa Kamara. Mahigit 14,000 maempleyadong mawawalan ng trabaho o mawawalan ng trabaho kapag pinagsanib, nagkaroon ng merger ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Samantala, higit sa 1.7 million na cocoa farmers tiyak nang makikinabang sa cocoa levy fund. Ayon naman yan kay PCA Administrator Bernie Ferrer Cruz. Yan ang boses mo, sister. Pala ka nagbibinataan, nagdadalaga. Ano ko ngayon, lakay? Pumuputok-putok. Samantala, data breach sa PNP, NBI at BIR at iba pang ahensya ng pamahalaan. Iniimbestigahan ng National Privacy Commission. Isang Pinoy-Chinese na tumatakas sa mga pulis matapos saksakin ng misis, tumalon sa building, patay. Ah, namatay? Patay na siya, lakay. Kala ko, buhay pa rin dalhin sa ospital, ano, namatay ha? Namatay din. Samantala, halos 600 persons deprived of liberty. Pinalaya ngayong araw, mahigit 300 na bigyan naman ng parole. Occidental Mindoro naman, isa na ilalim sa state of calamity dahil sa krisis sa supply ng kuryente. Mahigit 20 kilo ng tilapia, hito at hipon na huli sa mga natutuyong irigasyon sa Lawag City, Ilocos Norte. Naku, ang problema namin sa Ilocos ngayon, wala nang tubig, pati irigasyon, wala na. Ha? Natutuyo na rin, lakay, natutuyo sa sobrang init. Ay, pati balon, yung alam mo yung mga lugar sa probinsya pa rin. Bukal sa Ilocos. Bukal kasi yun, lakay, di ba? Buhay. Ayan, na tubig. Oh, tama, oo. Oh. Natutuyot na rin. Hybrid solar eclipse naman na lumilitaw lang halos isang beses kada isang dekada. Nasilayan yan sa Metro Manila. Abay, pinapanood ko yung CNN kanina, ha? At BBC, pati sa Australia, meron ding eclipse. At ngayon sa detalya na ating mga balita. Patuloy na bumaba ang inflation rate sa bansa. Aba, good news yan. Ayon sa National Economic Development Authority. Kaya lang sana ay ramdam sa laylayan, sabi nga ni VP Lenny Robredo. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na posible nang maabot ang target na 3.5% o 4% inflation rate bago matapos ang taon. Nagpapatuloy niya ang kanilang pag-monitor sa sitwasyon at pagpapatupad
ng makbang para tuloy ng bumagal ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Batay sa uling ulat ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 7.6% ang inflation rate sa bansa itong buwan ng Marso. Ganito ang paliwanag ni Secretary Balisakan. Yeah, we're seeing that. We are actively monitoring the situation and implementing the necessary measures to ensure that by the end of the year, we should be in our target of roughly around 4%, you know, 3.5 to 4%. Yeah. So we are on that downward trajectory already. Pero bakit ganun na, Secretary, eh, presyo ng bigas sa tumataas? Malakay. Diba? Tsaka depende pa sa klase ng bigas. Ayan, pati yung paborito kong sardinas na 555. Ayan. Tumataas yung din. Spicy ba yan, Lakay? Ako gusto kong sardinas si spicy. Oo naman, yung with tomato sauce. Nag-advertise. Samantala, ay sinusulong naman sa Kamara ang panukalang 150 pesos na across-the-board wage increase para sa mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito ay nakapaloob sa House Bill 7871 ni House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza na kinatawa ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP party list. Ayon kay Mendoza, hindi na makapaghihintay ang mga manggagawa sa private sector na umaksyon ng mga regional wage boards sa mga petisyon. Sa ilalim ng panukala, ang employer na hindi magbibigay ng aumento sa sahod ay pagbumultahin ng 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos o pagkakulong ng 2 hanggang 4 na taon. Pagbabayarin din ito ng doble sa halaga na hindi naman ibinigay o na hindi ibinigay sa isang empleyado. Samantala, no to merging, ito ang sigaw ng employees union ng Development Bank of the Philippines sa planong merger o pagsasanib ng DBP at Land Bank of the Philippines. Sa panayam ng DJRH kay Charles Cornejo, presidente ng union ng maempleyado sa DBP, sinabi nito na ang pagsasanib persa ng dalawang government banks ay magiging dahilan ng pagkawala ng hanap buhay ng 3,000 empleyado ng DBP at 11,000 employees naman mula sa Land Bank of the Philippines. Ganda ang pahayag ni Charles Cornejo. Kaming mga manggagawa, dahil napakarami po ang mawawalan ng trabaho. Ito po ah. Ilang kayo mawawalan ng hanap buhay? Trabaho, pagka nag-merge. Po, DDP pa lang po, kung mag-merge po, ano po. Ang empleyado po namin ngayon ay 3,100. Kasama po ang mga officers dito, kasama si Presto na dating presidente ng Employees Union. Nandito rin po yung Land Bank na sa ngayon ay nag-merge na po ang UCPB at Land Bank. Na alam natin na may problema pa. Nag-merge na po yan, pero hanggang ngayon hindi pa nila naayos. Hala. So ilan po ba sa ang empleyado nila ngayon? 11,000. Naku, Diyos nationwide. Sinabi pa ni Cornejo na hindi sila kinonsultang ma-empleyado ng mga stakeholders sa pinaplanong merger ng Land Bank at DBP. Kinesyon din nila kung magiging maganda ba ang resulta ng merger ng dalawang bangko ng gobyerno. Sinabi ni Cornejo na ang sinasabi ni Finance Secretary Benjamin Jokno na malaki daw ang matitipid kapag nagsanib ang dalawang bangko, pero hindi niya inisip ang mga mawalan ng hanap buhay na libu-libong mga empleyado. Narito muli si Charles Cornejo. Hindi po kami kinonsulta. Kausapin kami dahil kami po yun mawawala ng trabaho. Maapektuhan po kami. Hindi lang po yun yung mga pamilya namin na umaasa sa amin. Makakasiguro po ba tayo na ito ay maganda ang naging resulta? Sinasabi ni Secretary Finance Jokno, malaki ang matitipid. Okay, malaki ang matitipid. Pero sino-sino po ang mawawala ng trabaho? Inisip po ba niya yun? Pinalalabas po niya, maliwanag po sa mga pronouncement niya, 25% lang po ang mare-retain sa DDP. And then 75% ang sabi niya, ha? Hindi po sa akin yon ang i-retain sa Land Bank.
Sa kaugnay na balita, ulterior motive ang nakikitang dahilan ng dating presidente ng Employees Union ng Development Bank of the Philippines sa planong merger sa Land Bank of the Philippines. Sa panayam ng DZRH kay June Aterrado, dating Pangulo ng Union, sinabi nito na panahon pa ni dating Pangulong Noynoy Aquino ay may mga nagkaka-interes na umanong businessmen na bumili sa building ng DBP. Anaya, isa ito sa mga katanungan nila, lalo na at marami ang maapektuhan, lalo na ang kanilang mga pamilya. Dagdag pa ni Terrado, mga walang pakialam at walang puso ang mga nagsusulong sa merger kung saan libo-libong mga empleyado ang posibleng mawalan ng trabaho. Narito ang tinig ni June Terrado. Panahon po ni Pangulong Pinoy, minemerge na at sa aming mga naririnig, mga businessmen daw po ang interesado na bumili sa building ng DBP. Tapos yung panahon, hanggang panahon po ni Pangulong Duterte, may naglalabi pa rin po. So yun yung mga tinitignan namin, maapektuhan, more than 5,000 employees, rank and file employees, maapektuhan. Parang hindi po yata tama na kahit na more than 5,000 employees maapektuhan. Wala na silang pakialam, wala silang puso. Samantala, umabot na sa 1.7 milyong coconut farmers ang na-validate ng Philippine Coconut Authority na benepisaryo ng controversial na Cocoa Levy Fund. Mula ito sa 3.3 milyong coconut farmers sa buong Pilipinas. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, ayon kay PCA Administrator Bernie Ferrer Cruz, target matapos at malinis ang listahan ng mga benepisaryo pagsapit ng buwan ng Hunyo. Minamadali ang pagpaparehistro ng mga beneficiaries para mapakinabangan ang tulong mula sa Cocoa Levy Fund. Target naman ng Sugar Regulatory Administration o SRA na maibenta ang mga smuggled na refined sugar sa susunod na buwan. Ibebenta ang nasa 4,000 metriko toneladang puslit na asukal sa mga kadiwa stores na inilunsad ng pamahalaan. Ayon kay SRA Board Member Pablo Ascona, planong itakda ang SRP ng asukal sa 85 pesos kada kilo. Batay sa huling price monitoring ng Department of Agriculture, pumapalo sa 86 pesos hanggang 110 pesos ang kada kilo ng refined sugar sa Metro Manila. Babalikan natin na ilang pang detalya na ating mga balita. Occidental Mindoro isinalalim sa state of calamity dahil sa krisis sa supply ng kuryente. Akala ko dahil sa oil spill, kuryente pala. Napakainit ng panahon tapos wala pang kuryente. Ayan na. Sino ba ang sekretary ng Department of Energy? Ha? Lutilia ba? Ayan. Oo, ilakay parang si Lutilia. Abay, ang daming mga probinsya ang nagre-reklamo sa problema sa supply ng kuryente. Kasama na ang sinin-interview natin taga Nordeco, yung dun sa Davao, Davao del Norte. Ha? Ano nga yung posisyon ng Lakay? Nakalimutan ko na eh. Kasi yun din ang problema sa kanila eh, di ba? Tsaka Lakay, naalala mo yung doktor din? Napatay sindi din yung hospital nila. Oh, tama. Siguro ang Department of Energy, Secretary Lutilia. Abay, baka pakitignan po, pwedeng tignan na itong problema sa supply ng kuryente, lalo na ang mga electric cooperative. Mahal na ang singil, tapos patay sindi naman ang serbisyo ng kuryente. Samantala, may gita 600 preso. Wow! Pinalaya ng Pangulong Marcos ngayong araw at 300 ang nabigyan naman ng parol. Samantala, isang Pinoy-Chinese mahibigan na tumataka sa mga pulis matapos saksakin ng 10 beses ang kanyang misis, tumalon sa isang building dyan sa Maynila, patay. Samantala, may gita o kilo-kilo ng tilapia, hito at hipon. Nahuli sa mga natutuwi irigasyon sa Ilocos Norte. Hala, nyameten. Hybrid solar eclipse na luminito lamang halos isang beses kada isang dekada na silayan sa Metro Manila. Ah, ganun ba? Ah, kailan yan? Hindi ko na. Di natin napansin yan. Hindi naman kasi tayo lumalabas lang.
Babalikan po natin ang detalye ng mabalitang yan na oras sa Mr. Cesar Lee. Mr. Michael is my guy. Magkano ang palitan ng dolyar? Bakit bumabagsak ang halaga ng piso na naman tumataas ang palitan sa dolar? Oras ganap na alas 4:23. This portion is brought to you by HCS Manual. Oras sa Dr. Ruel Aguila. Mr. James Jimenez. Oras sa ganap ng alas 4:29. Balikan natin ang detalye nating mga balita. Stand by. Let Narciso mula sa Malacanang. Aba. Sino may sabi nito? Ang Pangulong Marcos ba may sabi nito, Miss Let? Pilipinas, hindi raw nababahala sa posibilidad na maudlot ang mga proyektong ipinangakong pupundahan ng China. Wow, talaga ha? May parang ongoing project nila ha? Samantala, mga mataas opisyal ng PNP na nagkonsinti sa mga nangyari sa Negros Oriental, dapat panagutin. Ilang tanggapan ng LTO, wala nang plastic card sa pag-i-issue ng lisensya. Ala! OR at QR code, magsisilbing temporary driver's license ayon kay ASEC Tugade. Pero sandali lamang mga kuya, mga ateng. Mga misis, abay ang inyong cellphone ba? Ay ikaw ba, Sister L? Ako lang kayo naka-register mo na ba yung cellphone? Ang yung SIM, sa Globe, SIM card sa Globe? Yes, lakay, both network. Ayan. Register na tayo. Oh, may nakalagay doon ni SIMREG. Ayan, mga ganyan. May nakalagay, congratulations. Oh, nga. May ganun lakay yung confirmation ako message. Ako rin, na-congratulate din. Na-congratulate ka na. Ayan, malamang nga natin, mahabigan ni ngayong, teka muna, na-extend nga ba o hindi ang registration ng SIM card ng ating mga cellphone? Oo nga, lakay kasi parang kokonti pa lang sa ano doon sa datos yung mga nag-registered. Hindi pa nga yata nangangalahat eh. Ayan, sandali lamang po, mahabigan, at nasa ating linya ang isa sa mga anak ni Don Jaime Sobel Ayala. Ayan. Jaime Sobel de Ayala. Ayan. Nasa ating linya, mahabigan, si Madam Yoli Crisanto. Ha? Mukhang nasa Zoom si Ma'am Yoli. Nasa Zoom ba si Ma'am Yoli? Ha? Pang ilang anak to ni Don Jaime Sobel de Ayala? Hindi ko alam. Ma'am Yoli Crisanto, magandang hapon po sa inyo. Ma'am Yoli. Magandang hapon naman sa'yo, Deo. Natatawa si Ma'am Yoli. Baka maniwala ang mga nakikinig sa atin. Oh, sige, wag na nga ang anak. Ayan, isa sa mga tagapagmana na lang. Nagtatrabaho lang po. Si Ma'am Yoli Crisanto, pumabigyan ng Chief Sustainability and Corporate Communications Officer ng Globe. Una-una, Ma'am Yoli, ayan, magandang hapon po. Ayan, maganda po kayo sa hapon. Ayan, abang tumatagal, nagiging blooming ka, Madam Yoli. Fresh. Hindi yata stress si Ma'am Yoli kasi parang yung iba nai-stress, di ba? Parang fresh na fresh, Ma'am Yoli, ayan, ilang percent na ba ang nakapag-register ng kanilang SIM? Ayan, well, sa inyo, so sa Globe. Far, sa aming datos, Deo, nasa parang close to 40%. 40%. Aba. Naku, madami-dami pa. Mm-mm. Madami-dami pa. So, ano ang dahilan kaya? Bakit parang hindi masyadong interesado ang ating mga kababayan na magparegister ng kanilang SIM? Ba kulang ng mga ano giveaways, mga promo ng Globe? Ayan. last resort na natin mamigay ng giveaway kasi baka akalain nila scam na naman yan, di ba? Siguro lakay, ang kailangan natin tignan yung ID. No? ID. Yung ID. Alam natin eh, even at the very beginning, because we were talking about prepaid, di ba? Ang pinag-uusapan natin dito, karamihan prepaid customers, at hindi po silang sanay talaga
na magbigay ng ID. So number one yan, yung government ID, kinakailangan meron sila noon. And alam, sa tingin po natin, hindi ho lahat sila talaga nakakuha ng government ID. That's one. Apo. Second, yung tinatawag na digital literacy. Mm-hmm. Ayan po tayo, no, na mga ating mga kababayan sa probinsya, lalo-lalo na sa Visayas and Mindanao, no? Yung pagka naka, kasi yung form natin, it's digital, no? Mm-hmm. Wala kasing papel. Full digital yung form. Mm-hmm. So yung iba dyan, medyo natatakot, baka mali ang kanilang maisulat. Mapindot. Yung ganun ba? Mm-hmm. So a little bit of hand-holding ang kinakailangan natin talaga. Eh, Ma'am Yoli, kasi nabanggit nyo po, may mga kababayan tayo na hindi naman techy. And sa ako personal experience ko lang kayan, Ma'am Yoli, yung nanay ko kasi hindi siya techy. Oh. So ako yung nag-register para sa kanya. Siguro, mayroon po ba tayo, ang Globe po ba, Ma'am? Mayroon po ba kayo yung parang kiosk kung saan pwedeng magpunta doon yung isang tao para mag-register online para ma-register po yung kanilang SIM card? Yung mga kiosk na ginawa natin was done in coordination with the DICT and the NTC. If you recall, meron tayong mga tinatawag na special assistance hubs. Opo, no? So sa palagay po natin, medyo kulang yung paggawa natin ng ganyan. Mm-hmm. And the other thing that we think na makakatulong sana is yung LGUs. Mm-hmm. Kung doon mismo sa local government unit, di ba, barabarangay, magkaroon ng special assistance dyan, I'm sure mas dadami pa po ang makakapag-register. Pero kinukulang na po tayo talaga ng oras. As you know, hindi naman po ganun kalawak o katagal yung binigay sa ating panahon. Nag-umpisa tayo ng December, natapos tayo ng April. And so, medyo ang hinihingi talaga namin is an extension. Alam nyo naman yan, we've been coming out with several press releases already asking the DICT and the NTC kung sakasakali pwede sana tayong mag-extend pa para mas maka-reach out pa tayo sa mas marami nating kababayan. So ano po ang sabi ng DICT? Papayagan po ba na magkaroon ng extension ng registration ng SIM? So far, yung yesterday's statement nila, the answer is still no. No? Oh. So we're still pressing, we're still hoping na mapakinggan po tayo ng ating DICT tsaka ng NTC. Kasi naman po, meron naman pong nakasaad dun sa IIR na there's still 120 days na pwede pa nilang ibigay. No? The extension period of 120 days nasa IRR yun. Mm-hmm. So hindi naman po tayo lalabag sa batas kung sakaling ma-extend tayo. Ma'am Yoli, mayroon po akong ito para po sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Tanong po talaga ito ng karamihan, lalo na po yung mga nag-online selling at madalas po gumagamit ng GCash. Kasi po may mga kumakalat ng mga info online na sinasabi nila, i-withdraw nyo na lahat ng pera ninyo sa GCash ninyo kasi baka mamaya magkaroon na naman ng system glitch or magkaroon ng technical problem, mawala yung pera daw nila dun sa GCash dahil nga po dito sa SIM card registration. So sa inyo na po manggaling, if ever man po magkaroon tayo ng realignment or kumbaga yung system i-update because of SIM registration, maaapektuhan po ba yung laman ng mga GCash ng ating mga kababayan? Takot si Sister L kasi may on-selling ito eh. wala pong effect sa GCash or dun sa account ninyo. The thing is, pag hindi po kayo nag-register, hindi nyo ma-access. Oh. Right? So, sabihin natin, yung sa GCash account nyo, meron kayong 1,000 pesos. Example, pag po na-deactivate yung ating SIM dahil hindi kayo nag-register, yung 1,000 pesos, nandun pa rin yun dun sa GCash account. Hindi mo lang siya magagalaw. Kasi deactivated yung SIM. Ah, ganun ba? Kasi hindi na naka-register laki, di ba matik mawawala yun? Teka muna, Ma'am Yoli. Hindi siya mawawala. I mean, ma'am, yung sa GCash number mawawala. Po. Opo, yung sa GCash, yung hindi number niya. Hindi mo siya ma-access. Opo, hindi ma-access. Yeah. Ma'am Yoli, paano ang ganito? Halimbawa, di na-deactivate na yung SIM na isang hindi nag-register. Ayan. Eh,
hahabol, nagdalawang isip na siya, ay, i-register ko na nga. Eh, paano? Wala extension. Ayan. Patay tayo dyan. Papayagan mo ba ng globe yan o talagang wala ng patawad? Okay, so ganito yan, no? Na ito ay in compliance with the law. Mm-hmm. So ang sabi ng batas, December 26 lang. Mm-hmm. Okay? But also included na meron pa tayong 5 araw after December 26 para dun sa mga hahabol. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. So which means, on December 27, technically, hindi pa natin i-deactivate yung account kasi meron ka pang 5 araw para humabol. Ayun. Yun ang po ang nakasasaad sa ating IRR. Mm-hmm. Ngayon, kung talagang hindi tayo nakahabol, yun na po. Talagang deactivated na. Oh. Wala nang signal, Lakay. So, kahit maglambiting ka sa puno. So, kailangan bibili ulit ng panibagong SIM. Yes. Uh-huh. Pag bumili ka ng panibagong SIM, kayo po ay forsado talagang mag-register. Kasi hindi nyo magagamit kahit bumili kayo ng bagong SIM kung hindi kayo registered. Eh, paano mamiyoli yung mga, alimbawa, alam mo, may mga magandang number ng cellphone eh, ha? Mm-hmm. Diba, mga 888-77. Namimili na number. Namimili. Alam ba, yun ang number mo tapos hindi na na-deactivate. Pwede bang kunin ulit, hingin ulit yung na-deactivate na numero niya? Mm-hmm. Ayan. Para, kasi yung mga memorize mo na yun, Lakay, hindi, mabilis. Hindi lang yun, yung mga records natin sa mga sa banko, yes. Sa mga ano. Importante yun eh. Kailangan yun din ang numero mo. Paano yun, Ma'am Yoli? Pwede ba yun? Eh well, pag na-deactivate na, so babalik na siya doon. Yung number na yan, babalik na doon sa pool ng numbers natin. Oh. Kung swerte ka, baka makuha mo pa uli. Pero kung hindi, wala tayong magagawa. Ganyan talaga. Naku, eto nga pala, Ma'am Yoli, may isang grupo na nag-file ng petition sa Supreme Court. Mm-hmm. Ang sinasabi na illegal daw po itong ginagawa nyo nga pag-register ng SIM. Ayan, dahil nangaba daw na baka daw magkaroon ng data breach, mga ganyan. So, ano po ang reaksyon nyo dito? Sasugod nyo ba ito, Ma'am Yoli, sa korte? Alam mo, Deo, okay. Number one, ang SIM registration ay hindi bago globally. Mm. In fact, huli na tayo, Pilipinas. Ah, yes, so sa ibang bansa, uso naman yung registration ng SIM. Tama yan. So kung titingnan natin ang global benchmarks, nahuhuli na po tayo, kaya kinakailangan na nating gawin. Mm. That's number one. Number two, alam naman po natin na yung gustong gawin ng batas na ito is mapangalagaan ang lahat po ng gumagamit ng SIM at ang naggumagamit ng mga online transactions. Mm-hmm. Di po ba? Mm-hmm. Kasi ang gusto natin is ma-identify na natin once and for all sino-sino ang mga tao na may SIM. Ayan. Kaya tayo nagpapa-register at nag-verify. Mm-hmm. Okay. But having said that, yun naman po ang gusto namin makipagtulungan sa government at the onset talaga namang sinabi namin, we are supporting. Mm-hmm. Kaya lang ang support namin was hinged on sana na-roll out din ng tama yung ating national ID. Ayan. Diba? Para hindi sana nahihirapan ang ating mga kababayan ngayon na walang ID. Mm-hmm. Okay, but having said that, we still continue to support the SIM registration law. Ayan. Isa pa, Mama Yoli, ayan. Di ba dapat kasi para hindi nagkagulo ng ganyan, di ba pwedeng ang isang tao, isang SIM lang? Oo, kasi yung iba, may kilala ko, apat yata ang kanyang cellphone, apat ang SIM. Tapos under ng pangalan niya din yung Lakay, syempre. Pangalan, so, parang mga ganung sitwasyon, hindi ba nakakagulo yan sa purpose natin na dapat ay parang identification na rin ng isang cellphone owner, halimbawa. Well, wala namang pipigil. Diba? Kung gusto mong bumili ng 4 cellphones, di okay lang, right? Tapos gusto mo ipahiram sa iba, okay lang din. Kaya lang, ang importante is number one, i-register mo. Para kilala na ikaw ang may-ari ng SIM na yan. Alam mo, isipin natin, Deo and Sister L,
Merong criminal penalty itong batas na to, ha? So wag nating hindi seryosohin. Wag babaliwalaan. Okay? So once na nag-register ka and verify ka, you better make sure na tama yung nilagay mo kasi may criminal penalty yung batas. Oh. Parang perjury ba yan? depende siguro lang. O falsification. Falsification of public documents. Ano ba yung lakay? Okay, Ma'am Mayoli. So, ano po ang panawagan natin sa ating mga kababayan para sila ay mahikayat na huwag ibaliwalain at i-register talaga yung kanilang SIM? Well, number one, kami po ay nananawagan. Kaunting panahon na lang, I think barely a week, right? Kaunting panahon na lang, sabi natin, nagkita tayo ng Pasko, magkita tayo ng Semana Santa. So yung sa ating mga kababayan na talagang naghihintay pa ng at the last day tayo magre-register, please, mag-register na po tayo. Yun po ang number one na panawagan namin. Ang number two na panawagan natin is sa ating government, no, sa ating regulator, sa DICT, right, and sa NTC, kung maaari po tayo ay pakinggan kasi medyo mababa pa ang numero ng mga nagre-register ng SIM, sana po ay mapakinggan tayo at mabigyan pa tayo ng konti pang panahon, konting palugit pa. Yan po ang aming panawagan. Okay, Ma'am Yoli, maraming salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. Po, Ma'am. Thank you. Mahabigan ang Corporate Communications Officer ng Globe, Miss Yoli Crisanto Subel de Ayala. Sabi tuloy ni Ma'am Yoli, baka daw maniwala mo nakikinig. Samantala, balikan natin ang mga reports. Unahin natin report mula sa Malacanang. Totoo ba ito, Miss Net? Sino may sabi, ha? Baka mamaya tutuhanin to ng China eh, yung project na release ng train hindi tapusin hindi ng China, ha? Oh. Ang dami-dami mga ayan yung mga skyway natin, ha? Ano-ano pa yung mga project ng China rito, ang dadami. May Japan naman daw. Ah, ganun. May Jaika. Pilipinas hindi nababahala sa posibilidad na maudlot ang proyekto ay pinangakong pupuntahan ng China. Kasi isa rin sa mga banta ng China yan eh, ha? Pagka medyo masyado tayong makiling sa US, lalo sa issue ng EDCA sites. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Sister L, handa ang pamahalaan na maghanap ng ibang magpopondo para sa 75 mga proyekto sa ilalim ng Belt and Road Initiative ng China. 75? Ito ang sagot, 75 lakay. Dami. Ito ang sagot ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa pahayag ni dating Presidential Spokesman Harry Roque na baka maudlot ang mga proyekto bunsod ng lumalalang tensyon sa Taiwan at sa South China Sea. Ayon kay Roque, dalawa pa lamang ang nakumpleto mula sa 75 mga proyekto na inumpisahan noong 2016. Pero sabi ni Balisacan, hindi lang naman China ang pwedeng pagkuhanan ng pondo para sa malalaking proyekto. Nariyan niya ang Korea, Japan at iba pang mga bansa na interesadong mamuhunan sa Pilipinas. Nilinaw naman ang kalihim na hindi inaalis ng gobyerno ang China sa listahan ng potential investors sa mga infrastruktura bagamat bukas ang Pilipinas sa mga oportunidad mula sa ibang mga bansa. Kabilang dito lakay yung binanggit ni dating Secretary Roque yung Kaliwa Dam project. Ah, Kaliwa Dam. Oo, sa Quezon. Oo. Oo, lakay nako at maging ang Mindanao Railway Project. Kasi ayan, yung natapos pa lang, o yung dalawang binabanggit niya na natapos mula doon sa 75, yun lang Binondo Intramuros Bridge at ang Estrella Pantaleon Bridge. Binubuwala. Yung tulay pa lang ngayon. Sabagay, tama lang. Binubuwala naman tayo ng China. Ang paunod yun, tuwan-tuwa nun na magkakaroon daw ng trend sa Mindanao. Natapos na ang kanyang term. Hanggang groundbreaking. Walang groundbreaking yata eh, ha? So China man o hindi, ayan, sana'y matuloy lakay ang mga proyekto niyan dahil malalaking infrastructure project ito, 75. Ayan. Ipinatawag naman ng nakuasa ba ng Pangulong Marcos si Ambassador Wang Silian? Wala pa tayong informasyon lakay. Kanina meron lang siyang meeting sa NEDA. Ayan. Pero ang nakatakot naman dito, may datos ba ang Malacanang ilan ang mga Filipino OFWs naman dun sa China? Siyempre, pagkaganyan baka rumesbak ang China, alam mo, tuso din ang China.
Eh, di ba naalala mo nung nagkaroon tayo ng issue si Galot, abay nireject yung tunay-tuneladang saging na ine-export natin sa China, nabulok. Baka ganyan din ang gawin ulit ng China at baka lahat ng mga OFWs natin ay paalisin mula sa China, ipadeport dito sa Pilipinas. Oo, malaman siguro natin lakay sa DFA o sa Department of Migrant Workers. Mm-hmm. Pero yung binabang po, kung yung mga saging, abad ako, ikaka-export lang natin ng durian lakay sa China, di ba? So, may tunelada. Ayan, yung tunelada yung kinukuha nila kayo sa Pilipinas. Okay, sige. Kumusta ang Paolo Marcos? Ano lakad niya ngayon? Walang lakad ngayon, lakay. Walang lakad. May meeting sa Saneda kanina. Ah, oo nga pala. Okay, maraming salamat, Ms. Let. Balik sa inyo lakay at Mr. L. Samantala, bahala ka, Filipino Tagalog course. Oh. Kasama na daw yan sa academic offering sa Harvard University. Ayan, tara na, Dr. Ral Aguilar, magturo tayo sa Harvard. Sa Harvard. Pero feeling ko lakay, kailangan doon fluent ka talaga pagdating sa Filipino. Kasi di ba marami tayong mga salita na actually lakay, di ba ang Filipino may grammar din? Yung diba? Alam mo, kaya nga tayo may balarila, panitikan, maganyan. That's so deep. Charot. Alamin nga natin ang detalye ng report na yan mula kay RH12. Milky Rigunan man ng Milky. Sister L at lakay, makakasama na sa academic offerings ng Harvard University ang kursong Tagalog. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, a source of national pride o karangalan na maging bahagi ang Filipino language sa Harvard University na isang premyadong universidad. Sabi ni Romualdez, umaasa siya na lalawig pa ang mag-aaral ng kursong Tagalog at maisama ang iba pang mga aspeto ng ating kultura. Pakinggan natin ang pahayag ni House Speaker Martin Romualdez. We achieved much this week, including last week. I today asked the climax, or, you know, definitely the highlight of my visit to the United States. And I'm glad that you share your time participating, joining our talk, and of course, this evening's Samantala, lakay, Sister L. Si Romualdez ay nagbigay ng kanyang talumpati sa mga official, faculty members at mga estudyante ng Harvard University's John F. Kennedy School of Government. Ang Harvard University ay isang premyadong universidad kung saan 8 presidente ng Amerika at maraming leaders sa politika ang nagtapos dito. Bukod sa bahasa ng Indonesia, lakay, Sister L. at Thai ng Thailand. Kasama na ngayon ang Tagalog sa mga course offering sa Harvard. Kaya mag-enroll ka na, lakay at Sister L. Ayusin ko muna yung aking panitikan. Ayan. Gusto ko, pampabalarila naman. Balarila. Nakakabulol. Nakakabulol. Balarila. Ayan. Ano mo, lakay at Sister L, nung sinusulat ko itong script na to, naalala ko si Tata Clement Bautista. Ay, oo. Diba, teacher ng Filipino Palasal. Tama si Sister L, malala din yung salita natin nung iba hindi na ginagamit. Yes. Totoo yan. Alam mo man ang Milky, ang ganitong mga panuntunan sa mga pag-uusap ng mga bagay-bagay na matataan. Ayoko na nga. Mana Milks, dapat daw pure na Tagalog lang. Ayan, walang mga English. At dapat sa mga kagawaran ng ating pamahalaan ay dapat ay kaya mo yan, lakay. Matatas na pala nalita dapat ng Tagalog. Nakalimutan ko na yung pala. Dapat maunawaan ng mga taga Estados Unidos ang dialogo ang language. Lingguahe. Kaya natin tuwa ng Milks. ang lingguahe ng mga Pilipino at ang nais ng liderato ng kamara ay mapalawig pa ang kaalaman sa ating kultura para malaman ng mga taga-ibang bansa. Mukhang the Yankees are coming talaga, ha? Kasi alam mo Sister L, yung mga diplomats, ayan, at hindi lang yan, yung mga ano dyan,
mga spy doon. Mga spy. Eh, mga lady spy. Yes, alam mo na bago sila pumunta sa isang lugar, nag-aaral muna yan sa ano sa mga language. Patay tayo dyan kapag pinag-aralan nila yun. Nagulat nga kami, ta, nagkukwentuhan kami nung isang may affair ang ano, imbitasyon ng US Embassy. Mm-hmm. Abay, nagkukwentuhan kami. Abay, yung katabi namin, Amerikano, marunong palang mag-Tagalog. Nagulat ka lang kay fluent. Bisaya pala sa dong. Ilunggo pa. Ilunggo man. Ilunggugid. At saka lang kay Sister L, pag na-assign sila sa ibang mga bansa, mm-hmm. alam niya. Yes. Yung language na kanilang pupuntahan ng mga bansa. May mga training sila dyan. May kung baka doon na kayo, no? Pwede. Baka isa ito sa mga ano, sa mga layunin ng purtong Tagalog sa Harvard University. Sa bagay SOP na yan, mga diploma sa, ewan ko lang sa ibang bansa, na kailangan na pagkapupunta ka sa isang bansa, ayan, alam mo yung lingwahe nila. Ayan, kahit at least, mga basic. Yes. Maraming salamat, Manang Milky. Tatlo na lakay ang fourth offering sa Harvard. Pwede ka na mag-enroll bukod sa bahasa ng Indonesia, Thai ng Thailand, kasama na ngayon ang Tagalog sa Harvard University. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky, sa iyong pag-uulat. Ayan, mula sa Kamara de Representantes na ta-opisina ng mga tagapaglimbag ng mga batas. Ang lalim na kayo. Napakahirap din pala lakay, no? Kapag dire-diretsong Tagalog. Ay, tapos dapat gagamitin mo siya ng tama at lalo na yung malalalim na salita. Pero alam mo, nung bagong salta ako dito sa Metro Manila, pinagtatawanan ako kasi di ko alam masyado yung kolokyal ng salita ng Tagalog. Pampanitikan, pambalarila yung mga... Ang lalim. Sabi ko, sama ang palikuran dito. Palikuran! Pero dapat sabi, lakay kasi CR. Yung mga henerasyon, yung mga henerasyon ngayon lakay, yung Gen Z at saka yung mayroon nang sunod sa Gen Z lakay, di ba? Ano? Yung pinanganak ng 2000 something. Mayroon nang iba, may next generation na sa Gen Z lakay Tayo millennial pa eh. Di, lakay, baby boomers ka, joke lang. At paalala po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ayan, bawal pa rin po mahabigan ang online na sabong. Paalala na nga PAGCOR at sa pamagitan ng Executive Order Number 9 ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong buwan ng Disyembre, ipinag-utos ng Pangulo ang patuloy na suspension ng operasyon ng isabong. Dahil dito ay pinapaalala ng PAGCOR sa publiko na hindi nito pinaintulutan ang sino man na magsagawa ng online sabong operations. Na isa sa mga ibinibintang kay Congressman Arnie Tebes. Sabong daw ang isabong daw ang dahilan kaya siya pinaslang si Governor Digamo. Ayan. May isabong daw si Congressman Tebes at nais ipatigil kaya nagalit siya kay Digamo. Ayan. Oras mahabigan, ganap ng oras, Sister L. It's 4:56. Ha? 4:56. Sa Kuyang Dado Melegrido, Dr. Ruel Aguila, Dr. Isa Suntay. Oras, Sister L? 4:59. Magpaalam na doon tayo. Isang minuto na, papaalam na tayo. Tingnan mo na, ihabol natin ito report ni Raymond. Mga matatas opisyal ng PNP na nagkonsinti sa mga nangyari sa Negros Oriental. Dapat panagutin. Sino may sabi niyan? Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Mayor Eling hindi maging pabaya sa kanilang tungkulin ng mga polis sa Negros Oriental kung hindi sila kinukonsinti ng kanilang mga matataas na opisyal. Ito naman ang paniniwala ni Senator Francis Chisis Cudero kasunod ng pinanggi sa hearing ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na breakdown ng law and order sa Negros Oriental. Paliwanag ni Escudero, sa ilalim ng batas, ang mayor at gobernador ang may control sa mga pulis at hindi ang congressman. Kung nagkabaligtad ang sitwasyon, tiyak o munong may mas mataas na opisyal ng PNP kaysa sa provincial director ang nagbibigay protection sa mga pulis iskalawags. Mungkain ni Escudero, masusolusyonan ang problema sa Negros Oriental kung ipatupad lang ang batas ng patas, walang kinipin
tinitignan at tinititigan dahil hindi ganito ang sitwasyon sa ibang mga probinsya, lalo na sa kanila sa lalawigan ng Sorsogon. Sa Senate hearing, laging nagdidiin ang magkapatid na Congressman Arnulfo Arnie Treves Jr. at dating Governor Henry Pride Treves na silang nasa likod umano ng mga patayan at harassment sa nasabing lalawigan na itinatanggi naman ng dating gobernador. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond De Paz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Isa pang report mula kay Christian. Ilang tanggapan naman ng Land Transportation Office, wala nang plastic card sa pag-i-issue ng lisensya, OR at QR code. Magsisilbing temporary driver's license, ayon naman yan kay Assistant Secretary Jay Tugade. Detalye kay, mula kay RH8, Christian Manyo. Christian? Lakay at sister, sinumpirma nga ng pamanuan ng Land Transportation Office ang ulat na wala ng plastic card na ginagamit para sa pag-i-issue ng driver's license sa ilang tanggapan ng LTO. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary J.R. Tugade, 147,000 plastic cards na lang ang kinuon sila at posibleng hanggang ngayong April na lang tumagal ang supply at inventory. Kaya naman sa mga susunod na araw o buwan, papel muna ang kanilang maibibigay bilang temporary driver's license at dito naka-imprenta ang OR at QR code habang sa likod naman ng papel naka-imprenta ang mismong lisensya. Paliwanag ni Tugade nang maupo siya sa LTO noong Nobyembre, nakita na niya na critical na ang bilang ng plastic card at ginagawa na ito ng paraan. Ngunit noong Enero, may memo ang Department of Transportation na ang lahat ng procurement na nagkakahalaga ng 50 million pesos pataas ay dapat dumaan na sa DOTR. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Bago ang balita ng showbiz ni Ms. Alia, sino ba itong governor na kumakala sa social media, Sister L? Hindi ko din kilala yan, Lakay. Na nagpa-show up na mga naka-bikini, naka-tupis na mga magaganda, sexy nga ano, ha? Mga babae. Mga chiching. Grabe ayan. Naman yan, oh, Lakay. Oh, parang namimili pa si Gob, paligod-ligod pa. Loka. Pwede ba natin ilagay sa ano to? Sa, bawal yan, Lakay. Ah, bawal ba to? Bawal. Ayan. Oh. Ma-ano tayo, baka maka-KBP tayo. Nga. Mga naka-tupis. Peace po na color red. Ayan, pero, diba Lakay may red? Red tsaka may yellow. Oh, ayan. Pero two-piece po talaga. Alin ba napili ni Governor dito? Number 4, number 9. May number ba Lakay? Oh, may number. Oh, ayan na. Parang contestant pala yan sa pageant. Alam ko, inakbayan ni Governor. Oh. Nakalakay. Balitang showbiz. Ang balitang showbiz, aba, netizens, nagulat naman sa mamahaling Rubik's Cube ni Heart Evangelista. Bakit magano ba yan? At tingin ko, anong brand naman ng Rubik's Cube yan? Alamin natin kay Alia. Ikatlo, Alia. Lakay, Sister L, ibang level talaga ang isang Miss Heart Evangelista. Dahil sinext lang naman ito ang kanyang Rubik's Cube, pero hindi ito karaniwang laruan na nabibili lang natin ng wala pang 100 pesos. Ang Rubik's Cube ni Heart ay pinalamutian ng gems o maliliit na bato ay mula sa brand na Yves Saint Laurent at nagkakahalagang $90 o 5,000 pesos. Sa caption ni Heart, tinanong nito ang netizens ng Shall We Play? Pabirong sagot ng isa niyang follower ay ang expensive naman daw kalaro ni Heart. Sabi pa ng isa ay tila sinampang siya ng kahirapan dahil sa kakaibang Rubik's Cube ng aktres. May nag-comment pa na baka pag naglaro daw sila ng Heart ng tumbang preso ay Hermes ang gamit nitong tsinyela. Wow! Para sa Break Time Showbiz, ito si Alia Ikatlo. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Alia Ikatlo de Fort. Grabe naman yun. Ooh. Rubik's Cube lang, naka-Yves Saint Laurent pa tong si Miss Heart Evangelista. Eh, alam mo naman, ayan. Di ba namumulubi si Senator Jesus Goder dito? Eh, parang pinanganak naman daw siya Lakay ng ganun rich. Ba? Pero kahit na sa dinami-dami ng mga ganyan mamahalin, pero alam mo ka Lakay, rin. Yung ibang ano ni Heart, ano siya, sponsored. Ah, kasi endorser siya Lakay ng mga Hermes, ayan, mga Louis Vuitton, mga ano, mga mamahaling brand. Ayan. Okay, relax ka lang, Noble Rene Casibang, ha? Yeah.
Baka kilala mo si Gob. Ayan. I-send mo daw sa kanya yung video, Lakay. At ayan na mahabihan ng kapo nating palatuntunang break time. Oy, holiday bukas ha sa ating mga kapatid na mga Muslim. Happy weekend! Ayan, Kuyang Mahula Gandamra ng Marawi. Ayan, Kuyang Abula Makabato. Ayan, Happy Eid al-Fitr. Ako po si Dayong Makalma. Sa pangalan po ni Miss Thea Petchoker po, Sister L po, Elaine Api. Mabalansyadong balita susunod na. Chairman of the Board, Henry Uri. Oy Henry, ha? Ba't di pa naalis yung trend ng PNR? Ayan. Di mo pakihila na nga yung trend doon. At si Miss Kay Lakay, kasama niya. Ayan, Miss Kay, Karen Oyong. Baka pagka dinaalis yan, eh. Pagka wala nagbabantay, baka ano na yan, ipurkilo na yan. Baka i-chop-chop sila kaya din yung makapag-alis ng trend doon. Sabi, kami yung kailangan nyo. Bye-bye. Bye. Happy weekend. Champion Superpower with X-Stain Technology.